Hello guys, welcome back to my channel. Sa mga nakasubscribe na, welcome. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, just click the subscribe button to be notified for my new upcoming videos. Sa video na to is gagawa po ako ng fresh look in quarantine. So, ganito po yung mukha ko pag wala po makeup at nasa bahay lang. So, ngayon, para hindi naman po haggard kasi problemado na tayo sa quarantine, nababagnot na. So, ngayon po eh, dapat fresh looking pa rin po tayo. Kaya, let's start. First po is mag-aahit muna ako ng kilay kasi medyo mahaba na siya. Hindi na ako nakapag-ahit. I'll get some mirror. Hindi po ako expert sa pagre-remove ng kilay, so where's my brush? Pangit ang ilog ko. So, i-brush lang po para makita pa natin kung asan pa po yung tatanggalin. So, medyo okay na yan. Kabila naman. First time ko po gumawa ng ganitong vlog. Medyo bored na din kasi. Tsaka more on nagti-tiktok lang din kasi ako pampatanggal ng stress at mapag-good vibes na din. Yan. Yan. So next is hindi tayo magpa-foundation kasi fresh look lang gagawin natin. Kasi pag magpa-foundation para ka kasi naka-full makeup na. So, hindi natural. So, next is magkikilay na ako and ito yung ginagamit ko. Yan. Ito po. So, I prefer brown peel. Kasi mas babagay siya sa mukha ko. Hindi naman po ako maputi. Next is ayan. Oops. Hirap pala pag sa camera. Tingin nga lang. Tapos, i-blend nyo na lang po siya sa dito sa mga lalim ng buhok sa kilay mo. Dapat inuuna yung dito sa may point kasi medyo manipis ang yung mga hair dito. So, hindi po ako expert na makeup. Nag-makeup, ah. Actually, natutunan ko lang din to dahil nung nag-start ako ng college. Hindi talaga ako mahilig mag-makeup, so ito lang po. Blend lang natin. Parang natural lang. Unti pa. Brush muna natin. Para hindi siya masyadong makapal. Hmm.
Diba? Yan ako. So, kabila naman. So, ayan na po. Tapos na po yung kilay. Next is lalagay muna tayo ng lipstick. Kasi mas gusto ko may lipstick muna. Pagkatapos ko magkilay, nagli-lipstick muna ako para malaman ko kung ano yung next. Yan. So, hindi na tayo Hogardo versus. Oh no! Mag-lipstick. Mag-put on tayo ng konting mascara. Hindi masyadong halata. Parang may konting shimmer root lang yung eyelashes mo. So, ay. Hindi na ako nagka-curl ng lashes. Yan, ganyan na ako yung ginagawa ko. Nag-release, tama ba ito? Yan. Hindi ba? Nabila naman. Dahan lang po kasi baka magkamali. So, dudumi na naman yung mukha niya. Ayaw mo kayo. Yan. So, okay. Yan. Diba, parang may spark. Tsok. Wali. And then, for the last, para naman, na, parang tayong nakakarawan. Diba yan? Nabubulol na ako. Lalagay tayo na... Ay! Yung ginamit ko nga pala na mascara is this one. From Maybelline. Tsaka yung lipstick ko din po is from Avon. Yan, hindi po to... Hindi po ako nag-i-endorse. And yung True Color po na Perfect Matte Lipstick. Yan po yung ginamit ko. And then next is blush on. Clay blush lang po yung gagamitin natin. Ano pa yan? Yan. So, kinakamay ko lang po siya. Dapat malinis po yung kamay. Yan. Pero nilalagyan ko din dito. Parang yung naarawan ka lang. Just blend, 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 blend. Dapat hindi po siya masyadong ano. Huwag niyo po masyadong diinan yung pagkakaganito niyo sa mukha niyo. Dapat light lang. So kapag nagba-blush on din po kayo, is dapat hindi siya masyadong makapal. Malipis lang.
Ayan. Meron na ba? Baro na lang pa. Wala pang effect. Ayan. Ayan. So, hindi po siya masyadong halata kasi nakakaanap po ng ilaw ko. So, move ko muna yung ilaw. And then, ayan. Halata na ba? Konti pa. Konti pa ulit nito. Ganyan. So, ayan. Diba, hindi na masyadong haggard. Hindi na katulad nung kanina. So, ganyan lang po. Ganito lang po ginagawa ko pag gusto kong gumanda. Charot. Yung parang fresh looking lang po. So, for the last touch is yung hair. Ayusin ko na lang yung hair ko. Then, pwede na ako mag-selfie. Sana nagustuhan niyo po yung ginawa. Ganun lang po yung routine ko pag ano, pag papasok po ako sa school, ayan. Ganitong ganito lang. Yung very light lang po na ano, retouch. Para hindi naman masyadong parang neneng. Diba yun yung parang hindi ka masyadong parang wala lang yung parang masasabi niya ng iba na may pagmamahal ka sa sarili. So ayan po, ganyan lang po. Huwag niyo po masyadong lagyan ng madaming kaartihan yung mukha mo kasi minsan naiirita yung mukha natin, tsaka yun po, nagkakaroon po tayo ng pimples. Nangyari na po talaga yan sa akin. I swear. Ayan po. Nagkaroon po ako ng pimple marks dahil may nilagay po ako sa mukha ko dati na foundation na hindi pala siya swak sa mukha ko. Kaya yan. Matagal ko din yung ginamot. Buti na nga ngayon eh konti na lang. At bumalik na ulit sa dati yung face ko. Na medyo shiny, oily. Pero yung natural na oily lang.